Isang napakagandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay may panibago na naman tayong content na pag-uusapan. At ang content na ito ay patungkol kung paano ba mag-apply sa PhilHealth. Paano ba kumuha ng PhilHealth number at saka PhilHealth ID? Ano ba ang mga requirements na dapat mong i-ready? At ano ang mga proseso na dapat mong gawin upang makuha mo na ang iyong PhilHealth number at saka yung PhilHealth card? At bago tayo magsimula na pag-uusapan ng content na ito, hayaan nyo munang magpakilala ako sa inyo. Ako po si Ruel Mendoza Tanyo. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kakalimutan na i-like ang video na ito. Mag-comment ka if nagustuhan mo at nakuha mo ang punto ng video na ito. At kung may kakilala ka na hindi pa alam kung ano ang proseso sa pagkuha ng PhilHealth number at saka PhilHealth ID, i-share mo na ito sa kanila. At kung may katanungan ka pa patungkol dito, just comment down below kung paano. At ilalagay ko dito ang link dahil may dalawang pamaraan kung paano tayo makaprocess ng ating PhilHealth. At kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, inaanyayahan kita na isubscribe ang channel na ito. At kung gusto mo na updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, just hit the notification bell. At samahan mo ako hanggang sa dulo upang makuha mo ang punto ng video na ito. Ano ba ang PhilHealth? Ito ay isang national health insurance na pagmamay-ari ng ating gobyerno. At tayo mga Pilipino ang siyang makabenepisyo sa programang ito. Pero ang tanong, paano ba mag-apply sa PhilHealth? Lalong-lalo na kung ang mag-apply nito ay first-timer. Ano ba ang mga requirements na dapat mong i-ready at ano yung mga process na dapat mong gawin upang maging ganap ka na member sa PhilHealth? Yan ang ating bigyang pansin ngayong araw. Ano ba ang mga requirements sa pagkuha ng PhilHealth? Unang-una, kinakailangan mayroon kang 2 copy ng PhilHealth form. Pangalawa, kinakailangan may 2 1x1 ID ka. Pangatlo, kinakailangan may 2 valid IDs ka. So mga valid IDs, PRC ID, NBI clearance, voter's ID, national ID, driver's license, kung ano man yung mga ID mo ngayon, pwede school ID, and samahan mo yan ng barangay certification. May 2 pamaraan tayo kung paano mag-apply sa PhilHealth. Pwedeng offline at saka pwede ding online. At lahat ng yun ay ituturo ko sa inyo. Uunahin ko muna ang process kapag offline. Ano ba yung dapat mong gagawin? Unang-una is pumunta ka sa pinakamalapit na PhilHealth branch at dalhin mo yung mga requirements na sinabi ko kanina. At paki-early mo lang ang pagpunta doon dahil napakaraming tao talaga ang pumupunta sa PhilHealth. Dahil magpa-process din sila ng PhilHealth number at saka yung PhilHealth ID. And pagkatapos mo na makapunta na doon, ang gagawin mo is kukuha ka ng PhilHealth member registration form. 2 copies yon. Tapos kapag nakuha mo na, ang gagawin mo is i-fill out mo lahat ng mga detalye na kinakailangan doon sa form na iyon. And make sure to validate if tama ba yung mga naisulat mo para wala nang abiriya pagka napasa mo na iyan. At kung na-check mo na talaga na wala ka ng mali na naisulat doon, so ang gagawin mo, ipasa mo na yan sa counter at antayin mo na lang na matapos ang process na iyon na malagay nila sa computer ang lahat ng detalye mo at mabibigyan ka na ng MDR. Yes, and pagkatapos na mabigyan ka na ng MDR, kasama na yon ang PhilHealth ID mo. Sobrang easy lang, no? Sobrang napakadali lamang. So, kailangan mo lang yung gawin ang sinasabi ko. Sir, what if nasa malayo akong lugar? What if nasa abroad ako? Pwede ba na meron akong representative na siya mismo ang papuntahin ko sa PhilHealth branch para ma-process yung PhilHealth ko? Ang sagot po ay pwede. As long as may authorization letter kayo na ipinatotoo na siya yung kukuha at mag-process in your behalf,
and kinakailangan may pirma, and kapag authorized kasi, meaning to say, you are allowing that person to process. Another question, sir, what if nawala yung PhilHealth ID ko? Ano ba yung gagawin ko? Mag-renew lang po kayo at kukuha kayo ng affidavit of loss. Ngayon, na nalaman nyo na ang process offline, ituturo ko na naman kung ano yung process online. At pakinggan nyo ito ng mabuti at sundan. Kung ikaw ngayon ay may hawak na cellphone, computer, or laptop, pwede nyo sundan ang process na ito. Step by step na ituturo ko sa inyo, nang sa gayon malaman nyo talaga at makuha at matapos na yung problema nyo kung paano ba ang pag-apply sa PhilHealth. Lalo na yun kapag first time. Talagang wala tayong ka-ideya kung ano yung dapat natin gagawin at dapat natin i-ready na sana'y ang video kong ito ay nakakatulong po sa mga first timer. At kung ito ay nakatulong, please naman po pa-subscribe, char. Okay. Unang-una is kinakailangan mayroon connected ka sa Wi-Fi. Or suggest ko lang, no, if ang aplikante ay hindi alam kung paano gumamit ng computer at hindi alam kung paano mag-search, please paki-guide na lang po. At kung may kasamahan kayo dyan sa bahay na computer literate, please patulong na lang po kayo sa kanila. Okay. So, unang-una, pumunta kayo sa browser, Google Chrome, ayan kung ano yung mga search engine dyan na pwede kayo makapag-search. Okay. Kinakailangan, pumunta kayo sa Google browser, pwede na yon. At i-search nyo ang PhilHealth. Ayan. So, pangatlo, ang i-click nyo yung PhilHealth Insurance Corporation. Pang-apat is i-click nyo yung online services. At kapag na-click nyo na ang online services, pumunta kayo sa register or login. At meron kayo makita sa baba na create an account. So mag-create kayo. And pagkatapos nyo na maka-create is mapupunta na kayo sa mag-filled out ng iyong detalye. So kagaya lang din ng offline, so kinakailangan na tama yung mga detalye na naisulat or na type mo doon sa pag-register mo o pag-create mo ng account. And sa paggawa naman ng ng password, so dyan sa online, unique po kasi. So kinakailangan na may 8 characters, merong numbers, merong small letter, merong big letter, at saka special character. So, ano ba yun? Ano ba special character? Yung asterisk, underscore, dash, dollar. Yan. Yan po ang gagawin. At pagkatapos mong ma-process yan, maka-create ka na, so voila! Tapos ka na at i-activate mo lang iyon. May makita ka diyang activate at ma-send yan sa email mo. I-open mo yon and you're done. Congratulations. So, ngayon, ituturo natin sa inyo kung paano ba, baka vague pa sa inyo na ano ba yung sinasabi ko dito. So, aking gagawin na lang. Okay? Let's do this.
And then this time, at yun, nagtatapos ang ating content ngayon na sana'y marami kayong nakuhang aral at nakuha nyo ang proseso, no, kung paano ba mag-apply sa PhilHealth, lalong-lalo na mga first-timer. And kung meron kayong mga kakilala na hindi pa nila alam kung ano ba yung dapat nilang gawin at nag-overthink na sila kung ano. Kasi ang PhilHealth talagang napaka-importante at sobrang useful po nito. And wag na tayo magpatumpik-tumpik pa na mag-avail, mag-process, magkuha, mapamember. Nang sa gayon ay meron na tayong insurance, no? Ito ay bigay ng gobyerno. What I mean, ito ay programa ng gobyerno na para sa atin. Ito ay National Health Insurance. Ayan. So, nasanay, marami akong natulungan ngayong araw sa vlog ko na ito. And kung nakatulong ito sa inyo, please share na ito sa kanila para marami tayong matulungan na tao. And maraming salamat sa panonood at hindi nyo pag-iwan sa akin at pinatuloy nyo talaga ang pag-watch ng video na ito. So don't forget to like, subscribe to my channel at i-bell notification mo na para updated ka sa mga vlogs na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. So this is me, Ruwal Nusatanyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!